natin si Mommy Marian kasi magi-Christmas party yung mga Junakis niya at gusto niya makapagsuot ito ng mga magagarang damit pero syempre ayaw niya mabutas ang kanyang bulsa. Yes! Oh. Kaya naman, ito na nga, i-introduce natin ating life guru of the day via Zoom. At ito namang life guru natin, naniniwala siya na magkaiba ang looking rich yes. sa looking presentable. Yes. Oh, siyempre! Ano kayong sabihin nun? Ako, yan ang dapat natin alamin. Kaya wala natin patagaling pa. Please welcome ang ating life guru of the day, shoe store owner at ukay-ukay fashionista, Chantal Serafico. Hi, Chantal! Simula, Chantal, baka pwedeng ano, check lang muna natin, audio natin. Nakamute ka ba o medyo malayo ka lang sa... Medyo mahina eh. Medyo mahina. Ayan. Okay na ba? Okay na. Ayan. Si Chantal, narinig mo ba yung ano problema ni classmate Marian kanina? Yung tungkol dun sa gusto niya bigyan ng mga gandang damit ng anak? Nakakasad niya po na marinig na yung mga kababayan tayo na medyo tayo project pagdating sa pananamit. Siyempre, may mga events na kailangan puntahan, pero kaya naman natin i-relate yun. Ano yung ano motto mo, no, that looking rich is different from looking presentable? Paki-explain naman, ano ibig sabihin nun? Yeah, it is because sometimes, even if you are rich, hindi naman laging presentable yung mga sinusunod natin. So, we can do something more presentable by having those clothes na hindi naman ipakasila ng ating budget. Ano ba yung mga qualities na masasabi mong looking presentable ang isang tao? Looking presentable is how you paano nilalim yung pananamit mo. And of course, syempre, without na hindi mo kailangan na mag-produce ng malaking halaga para tanipan yung sarili mo. It's just how you present yourself to others and be confident of who you are. So, ibig sabihin rin, nasa pagdadala yan. Yung confidence is the key. Yeah. Chantal, balita namin meron karong nag-viral na post na tungkol dun sa mga sinusuot mo galing sa ukay-ukay. Gaano karami yung na-reach nito? Nag-100,000 yata. Pero hindi ko alam yung ano ng birthday. Pero mga 100,000 siguro yung mga nakakita. 100,000 likes. Ayan, ito yung post. Pinapakita natin. Ayan. Oh, ang ganda niya na. Ano ba yan? Ang ganda. Ganda. Ang ganda nga. Ganda. Ganda. Saan pader yan? Gusto ko rin mag-picture dyan. Alam ko yan. Ang iconic yung pader na yan. Ito siguro sa may Green Hills to. Hindi mo naisipin talaga. No, na ukay. Grabe, no? Ang galing. Chantal, kailan ka nagsimula na mamili o mahilig sa pag-uukay-ukay? Nag-start po ako nun siguro mga 8 years ago, kasama ko yung mama ko na nag-trip shop. Tapos parang I always see her na looking presentable kahit na sobrang, kasi binabati siya ng mga kumari niya na hindi ko kung gamit mo, ganyan-ganyan, sa mag-ulitya. Tapos, on that time, tumatak-isip ko na, okay lang pala, kahit na hindi masyadong mahal, pero presentable ka sa mga pinakasya sa lumuha. And then, that time, parang naisip ko na, ito na lang yung ginagawa ni Mama Tikal, at nasa tight budget kami noon, tapos, yun, bigla na lang, hindi ko naman alam kung biglang mag-trend yung pillows ko. So, yun, hati rin ako. May nakatunguhan. Sinturin sa kalimahan. Gusto ko tanongin si Chantal, no, since ukay-ukay fashionista ka, ano meron ka bang tips sa mga do's and don'ts when buying sa ukay-ukay? Yeah. Mga strategy gusto natin mag-do's. As I mentioned kanina,
just be yourself, know your body type, because it's different times, hindi tayo ng sila, kasi nang malapit na lang yung body type natin. So, medyo magiging heavy. Siyempre, medyo nag-aaral din ako ng konti sa fashion na, ano, ang pinaka-importante sa lahat is yung body type mo para malaman natin kung talagang fit sa'yo yung sa outfit. And then, just be confident. Yun ang pinaka-importante kasi sabi nga nila na talagang bago na yan. And know your budget. Kung di kaya, huwag silito. There's a lot more na pwede gawin na maganda para sa'yo. Tanungin natin sa ano, saan ba pwedeng mag-shopping ng oh, kayo? Oo, oh, ayun na. Meron ka lang madalas. O saka madalas? Madalas talaga ako sa Marikina. Kasi dito yung mga hidden gems na napag-upayan ko. So, if gusto nyo pa mas makarami. May mga pinapunta din ako mas madalas ko sa kapo. Pero most of the time, since pag Marikina ako, sa Marikina ko talaga nakapunta yung mga damit na nakita nyo doon sa nag-share mga posts ko. Ayun, sa Marikina pala. Hindi lang sapatos ang nandun. Oh. May ukayan din pala. Napin nga natin yan. Oh, sige, ingat ka. Pero may process ka ba, Chantal? Like, after mo bilhin yung gamit sa ukay-ukay, meron ka bang ginagawa after? Do you wash it, rinse it? Pinapakuloan yung iba, ganun eh. Siyempre, mas mahalaga kung okay yung item. Face check ko lagi yung mga jitters, kung bumanda na, kung stains pa, kung kailangan bang i-alter. Sometimes yun, ginagawa ko, nag-alter ako, lalo na pag-alter ako. Eh, matano lang naman ang alter, 20 pesos. Kasi bumili ka sa mga branded na worth 2,000, 3,000. Sa alter ko na lang, kung gusto mo lang, 20 pesos sa alter. Like, as long as it fits, sabi ko nga na yung body part. So, fit sa'yo, ang ganda nung tip ng alteration. Yes, oo. Kasi may nakita nga tayo dun minsan, may nakikita tayo, ang ganda nito kaso hindi ko size. Yung pala, magandang pag pina-alter mo yun, tipid pa din. Sa'yo. Matipid pa rin na sakto-sakto na sa'yo, parang pinatahe. Chantal, si Abby dito, gusto rin niyang matuto ng mga ano eh, diskarte sa ukay. Ano? Oo, paano ba? Ilang oras ba nag-uukay dapat? Ano bang mga dapat unahing bilhin? Yeah. Ano ba dapat tignang presyo? Di ba may mga presyo-presyo yun? Mm-hmm. Tsaka paano mo minimix and match? Ang dami nun. Yes, of course. Dapat, syempre, unahin mo yung mga bagay na alam mo comfortable ka sa bibiling mo. Syempre, kailangan ang most important thing din sa kandalan mo kung comfortable ka. Hindi po ang tip maganda sa'yo, kung di ka na nga comfortable, then hindi mo mapag-depend sa mga sabihin mo sa iba. And then, next thing is yung patient, of course, ang house kasi, ang malubukay na ang dami-dami mga damit. So, para mawagin sa mga sakin ka. So, kailangan talaga yung sabihin mo, para mo ito makakalang best for you. So, sa budget naman, hindi naman kailangan malaki. Sometimes, hindi na nakaka-pili ako ng low-cost. Na mabibili sa ukay, like, ibang accessories. Yes, meron din mga shoes, accessories, meron mga, hindi na kami bumibili kasi ng mga undergarments kasi hindi ako tapos sa video. So, kumbaga, meron din mga sila doon, pero ayaw dito, ayaw mo mga accessories, shoes, profiles, and everything. Maraming mabibili. Complete outfit, kumbaga. Pero matanong ko lang, kasi ito yung gawain ng mga iba talagang nag-uukay. Pagtapos silang mag-uukay, totoo ba na pinaliliguan sa asin? Ay, asin? Oo. Tapos pinababad ng sa asin na daw. Naniniwala ka ba doon? Hindi naman. Pero kasi ang ginagawa natin is, binubulta natin siya ng boiling water. Boiling water. Talaga. Para matanggal kahit pa paano yung germs. Oh. Hindi, tsaka yung sinasabi niya, elemento. Elemento? Ano yung mga elemento na yun? Nang nagsuot dati. Elemento. Elemento. Kasi baka may mga masasamang elemento dun sa dami. Diba? Kasi pag napaso yun, aalis ka naman yun. Siyempre. Ikaw kung pag napaso ka pa.
hindi ka aalis. Hindi ko alam, hindi naman ako masamang elemento eh. Hindi. Gusto ko itanong si Live Guru Chantal, kasi ang classmate natin ay isang Mommy Marian. So I think gusto niya bumili para sa mga kids niya. Hmm. So tingin mo ba sa mga ukay, meron ding mga pangbata, pang baby, ganun? Yes. Actually, sobrang natin. Dito lang sa Marikina, ang whole section nila ng birthday, alam niyo nakakatawa na kasi nila para siyang, para ka nag-over sa isang mamahalin damitan. Kasi ano, may mga certain section, meron for ano, meron for first size, for all. Kaya talagang, kaya nakakatawa. Oo, oh, yung size. Sana may plus size section din. Meron na yun. Gusto ko mag-shopping. Meron ba siyang, baka may message siya sa mga hindi pa nakapag-try at gusto ng kasubukan. Kailangan lang ng kayo-kay. Yung nag-iisip-isip pa lang ngayon na makabranch kada natin, ay, paano kayo, mag-ukay-ukay ba ako? Ina, ano bang mensahe mo doon, Chantal, sa kanila? Yeah, I would say na parang, it doesn't matter how you, kung paano mo isusuot yung isang bagay and isang silenta. At kung gusto nyo mag-ukay, at kung gusto nyo makasipin, there's nothing wrong with it. As long as you present yourself to other people with confidence, kung hindi naman kayo na yung nakasipin ng tao, well, everything is good. Ayan, yeah. Kaya naman, Chantal, maraming salamat. Baka may gusto kang i-promote ang isla.co. Yes, hindi lang po sa ukay-ukay yung video ng aking lupay. Meron din po akong small business. Ito po, since nag-marikin ako, nag-produce po ako ng footwear. At ito ay isla.co. The reason why this is that kasi we're living in a time of here in the Philippines at ang mga nyo po ng aking mga footwear is different islands here sa Philippines. Kaya kung gusto nyo po yung visit, lowlog mo kayo sa Instagram page, which is isla.co.ph and of course sa Facebook po namin isla.co. Yay! Thank you so maraming much, Chantal. Chantal. Ayan, ang ating live guru. Ayan! Ang dami na natin natutunan. Super. Pero dahil itong nagpapatulong. Si principal talaga, no? Bagi yan eh. Eh kaya naman, bibitinin muna natin ang bahagi ang kwentuhan natin. Pero mamaya, magbabalik pa tayo. Siyempre, kasi magkakaalaman pa tayo kung sino talagang nakinig ng mga classmates natin, pati kayo, sa ating live guru dahil susunod na po ang Quiz and Tell! Ayan! Ayan, kaya walang bibitin dahil magbabalik pa ang Live Guru!